Hello, Watcha Nini po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw na wala po akong makontent or magawang video, kundi ito lang po masishare ko sa inyo. Sa araw po na ito, ako po ay busy-busyhan sa pag re-repack po ng mga maintenance medicine ng aking mahal na nanay. Ito po ang kanyang mga gamot. Yan po. Ngayon po, yung nanay ko kasi 2013 nang malaman po namin na may type 2 diabetes po siya. So since 2013, ginagawa ko na po yung maintenance niya, check up, blood chem every 3 months, twice a year, so ultrasound, and every 3 months, x-ray, especially ngayon pandemic, napaka-strict po talaga yung mga doktor niya. So, ang nanay ko po ay maraming medicine na maintenance, kaya 6 na piraso po yan. Para hindi po siya malito, yung ginawa ko po sa kanyang mga gamot, ilagay ko po siya sa isang plastic. May mga time po yan. 8 a.m., 9 p.m., 12 p.m., 6 p.m., tsaka 8 p.m. Tsaka may vitamins na rin pong kasama po yan. Ito pong tip na to, bibigay ko sa inyo kasi alam ko po yung iba kasi meron talaga sila yung lagayan ng ano nga to, yung mga medicine, yung parang social na lagayan. I-sense po yun po, medyo social na po yun. Pwede naman pong gawa ng paraan sa isang plastic po na ganito. At saka po, kapag yung aalis yung nanay ko, nilalagay po niya to sa bulsa lahat. Kung anong time, kaya hindi po, kahit po siya saan pumunta, basta dala niya yung isang balot pang one day po niyang medicine, okay na po siya. Ang ginawa ko po ay ganito po. Pinag-ano-ano ko po siya. Pinag-iwalay, tsaka pinagan ko ng time. Tsaka yung aking... ang aking makakatulong, nakatulong sa akin ng ilang taon, ang oil lamp. Itong oil lamp po, ako po lang po ang gumawa nito. Ano po siya, save na po siya sa, nakakasave na rin po siya sa ating buhay, di ba? Mantika lang siya. Ito ay yung old jar. Tapos lagang ko ng tubig half. Tapos lagang ko ng oil. Tapos yung cotton na tela, nilagay ko sa gitna. O, diba? Pang emergency rin po namin ito sometimes. Ay, yan rin po ang nakaano sa altar ko. Yan. Dyan po rin. Ito yung isa. Ayan yung isa. Kaya pag may meron pong brownout, sinisindihan ko na lang po yung ano, altar. At meron kaming instant na ilaw. Ganyan po. So, share ko lang po sa inyo kasi minsan po kasi ang realidad hindi po gustong pag-usapan ng tao, di ba? Hindi kasi lahat gustong sabihin, siguro pride na lang siguro yun or attitude na lang siguro ng tao. Ako lang po i-share ko lang sa inyo yung mga nagagawa pa natin even though modernized na po yung mundo natin, nag-move on na po yun tayo. Sa ating pamumuhay, nag-level up na kumbaga. May mga bagay pa rin po tayo na pwede natin gawin. Na hindi po lahat ay bili ng bili sa pera. Alam mo yung puro pera. May mga magagawa pa po tayo. Meron pa nga silang kasabihan, di ba, na mahilig. Ang di daw lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. O kaya may mga tao na kasabihan naman ay pilosopo. Ang mga tao daw na hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay may stiff neck. Yung stiff neck po, may gamot po yun. Pero po yung sakit po na attitude na po, wala po talagang gamot yun. So, share ko lang po sa inyo yung habang pong mga magulang po natin ay nandyan pa sila, nakakaalala pa sa ating, nakakakita sa atin, nakakarinig sa bawat sasabihin natin sa kanila.
take a chance natin na tawag dito, parinig sa kanila at ipakita sa kanila na mahal natin sila. Lalo na kapag sa panahon na sila po ay may mga karamdaman. Kasi minsan po hindi naman po nila talaga sinasadya na sa katandaan po nila ay magkaroon po sila ng sakit. Ang magagawa lang po natin bilang mga anak ay suportahan po sila sa ano rin po, sa tawag nito, sa kabila ng kanilang pagsasakripisyo sa atin nung tayo po ay bata pa. Nagsakripisyo rin po ang mga magulang natin sa pag-alaga sa atin. Share ko lang po, kasi minsan yung nakikita lang po natin yung ano lang, tawag nito, magaganda lang. Pero minsan po i-share din po natin yung mga bagay na hindi nakikita ng tao. Kasi minsan puro masaya lang ang sinishare natin. Minsan po ay ipakita rin po natin yung mga other side of ano ba, buhay. Yung buhay ng tao, buhay-buhay natin. Minsan po kasi, minsan maraming tao po kasi na yun, nakaka-open po sila sa mga bagay na pinapakita natin. Okay lang po yun kasi yun po ang totoo. So, share ko lang po sa inyo bilang anak na nagmahal sa magulang. Alam mo yun, yung lagi mong ninanais na lagi ma-okay lang sila sa kabila ng kanilang karamdaman. Yung ating tanging hangarin lang minsan extension of life. By the way po, yung araw po sana kasama ko yung asawa ko. May nangyari po kaninang umaga na nakabasag po siya ng plato. So, hinabol po niyang abo na saluhin pa rin para hindi mabasag. Pero po, nasugatan po siya sa kamay niya. Sorry to say that. At nasugatan din po siya sa kanyang mga daliri sa paa. Kaya sabi niya sa akin, sige, ikaw na lang muna dyan. Sabi ko, sige, magsosolo muna ako. Pero, syempre, nakakamiss din, di ba? Kasi, asawa ko kasi, parang king ko din yun. Supportive yun sa akin. Talagang, una-unang fans talaga niya ako. Ay, fans ko talaga siya. Siya talaga yung nagmaano sa akin. Siya talaga yung nagsusupport sa akin ng sobra. Ayun po siya. Medyo bisibisihan na rin siya sa kanyang sarili kasi minsan hindi naman po ganito ang ginagawa natin, video-video. May mga bagay rin tayo minsan na inaasikaso sa buhay natin. Yan po ang aking lampara. Sana po hindi kayo maboring sa aking mga pagkikwento, no? At kapulutan po ninyo ng kunting aral na kahit po anong narating natin sa ating buhay, anong estado man po narating natin sa ating buhay, huwag natin kalimutan yung mga bagay na hindi po nagagawa ng pera, kumbaga nagagawa po ng pamamaraan, gumagawa tayo ng paraan. Dahil itong mga bagay na mga nagawa po natin subok na rin po ito ng mga panahon ng mga magulang pa natin. Kumbaga mga nagawa rin nila. So, magandang ano rin po yun sa kanila, sa atin. Parang leksyon. Ito po, ang aking magagawa ng gamot sa nanay ko. At ang aking mahiwagang lampara. Kaya po, pwede po kayong gumawa nito sa bahay ninyo. Isang jar lang po ng empty jar. Tapos, lagyan nyo po ng kalahating tubig. Tapos, mantika po dito. Lagyan nyo ng cotton sa gitna, butasan nyo rin po siya. Maganda po siyang ano, lampara kasi hindi po siya mausok. Tingnan mo. Hindi po siya mausok. Kaya ko po siya nagustuhan. Tagal ko na rin po ginagawa. Starting nung nagagawa ko ng gamot ng nanay ko, ito na pong ginagamit ko. Instead of kandilang gamitin ko, ito na lang po. Kasi pag itong ginamit ko pag sealed, hindi ako nag-aalala na parang may nagme-melt na wax sa gilid ng kandila o matumba siya or what.
medyo safety ako rito. Una-una, hindi siya mausok. At ito po ay maganda po sa loob ng bahay kahit papano na hindi po mausok. Katulad din sa amin dito kasi ang bahay namin is masyado siyang close. Kasi una-una po, kailangan po hindi po masyado maingay. Hindi pasok sa loob ng bahay namin yung ingay dahil nga sa kalsada, maraming dumadaan na ano dyan, sasakyan. Kita mo pag nasa labas kami, lakas ng boss ng ano ng mga sasakyan. So pag nasa loob kami ng bahay, kahit papano eh may kunting tahimik naman. So kapag may mausok ka, 'di ba, susuluhin mo siya even though meron kang exhaust fan, iba pa rin po yung hindi mo talaga mausok. At saka kahit po siya ganito yung sa plastic, oh, hindi po siya umuusok yan, oh. Pang sealed, hindi po siya umuusok. Tip ko po to sa inyo. Ito po ay ito pong lampara ko eh, hindi po to nabibili kahit saan. Ito po ay gagawin niyo po sa sarili niyo po. Kaya minsan proud ako sa sarili ko kasi hindi ko nakalimutan kung saan ang galing. Kung ano yung kinalakihan ko at ina-apply ko pa rin sa ngayong modern na panahon. O diba? At saka paggamit ng plastic para i-organize yung maintenance medicine ng nanay ko. So ngayong araw po, yan ang po masishare ko sa inyo. Sana po makapulutan po ninyo ng konting technique, ang mga technique na binigay ko or konting idea. Diba? Para naman medyo bumalik-balik tayo sa mga panahon na kaya na yung mga panahon na pwede pala, na pwede pa rin hanggang ngayon sa modern na panahon. Thank you po guys. Thank you po sa inyo lahat sa pakikinig sa aking content ngayong araw. Share ko lang po sa inyo ang mga tips ng lampara po. Aking lampara at ang pagbabalot ng maintenance medicine ng nanay ko. Pag-organize ng gamot. Sa plastic lang po ito na medyo mahaba po siyang size. Yung ginagamit sa ice candy pero ay ice pero mas mahaba po siya ng konti. Hello. Thank you po sa inyong lahat. Ako po ulit si Watchanine. Thanks for watching for my videos. Don't forget to subscribe, like, share, and peace out there. And mag-ingat po tayong lahat. Always put God in the center of our life. And until the next video, thank you po.